Sa kabiguan ng pag-ibig ni Kara, ay siyang paggawa niya ng isang kasalanan. Noong takasan niya ang kanyang ginawa, ay nagpakalayo-layo siya. Sa kanyang pagtakas, ay siya namang pagbabadya ng kapahamakan ng kanyang buhay. Makakatakas kaya siya sa kamay ng mga aswang? Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe at tulungan niyo akong ma-reach ang 1,000 subscribers bilang suporta sa ating channel. Magandang araw po, Miss Clar. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joanna. Gusto ko pong ibahagi sa inyong channel ang aking karanasan noong napadpad kami sa bayan ng Antique kasama ang aking isang matalik na kaibigan. Taong 2001 yon, Miss Clar. Kasalukuyan kaming nagtatrabaho ng aking kaibigan sa Maynila bilang isang kasambahay. Mabait ang aming amo at wala kaming masabi sa kanila. Kung ano ang kanilang pagkain, ganun din ang kanilang pinapakain sa amin. Kaya't masasabi ko, maswerte kami ng kaibigan kong si Kara sa aming amo at sa aming trabaho. Isang araw na abutan ko si Kara at naririnig kong umiiyak habang naglalaban ng mga damit ng aming amo. Natigilan ako sa pagwawalis ng bakuran at pinuntahan siya. Yumuko ako at sinilip ang kanyang mukha. Hindi nga ako nagkamali. Umiiyak na naman siya. Bumuntong hininga ako noon sabay tanong ko sa kanya kung ano ba ang kanyang problema. Wala, Joe. Hirap na ako sa buhay. Idagdag pa si nanay at tatay doon sa probinsya na nanghihingi ng pera para sa bukid namin. Ako na lang lagi ang inaasahan nila. Paano naman yung mga kapatid ko na may trabaho rin? Bakit hindi na lang doon sila manghingi? Wala na akong naiipon. Lahat pinapadala ko sa kanila. Tapos pag wala akong maibigay, sila pa yung galit. Pagpapalabas ng hinakit ni Kara ng mga sandaling yun. Napahinga ako ng malalim dahil sa mga narinig ko mula sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Dahil maski ako, may pinagdadaanan din. Nahihirapan din ako sa buhay dahil sa akin din umaasa ang pamilya ko. Kaya't hindi ko rin masisi si Kara kung ganon ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Tinapik ko siya sa kanyang balikat at hinayaan siyang maglabas ng kanyang manghinaing sa buhay. Idagdag pa ang kasintahan kong si Daniel. Dumadaing na marami siyang utang. Kaya hindi tuloy matuloy-tuloy ang kasal naming dalawa. Humihingi pa siya sa akin ng tulong. Ano nang gagawin ko ngayon, Joe? Hirap na ako. Daing niya, saka mas humugulhol siya ng iyak. Magdasal ka lang sa Diyos, Joe. Di kanya pababayaan. Kumapit ka lang. Lahat ng mga problemang dumarating sa buhay natin, malalampasan natin. Kaya huwag kang susuko, magsubok lang yan. Ako rin, nahihirapan ako sa buhay, pero ginagawa kong lakas lahat ng problema para mas tumatag ako. Payo ko pa sa kanya. Ngunit umiling lang si Kara at tinawanan ako ng bahagya. Hindi na lang ako kumibo dahil wala rin akong maitutulong sa kanya. Bukod sa payo, at maging sandigan niya sa oras na maging malungkot siya. Pasensya ka na, Kara, ha? Wala rin kasi akong maitutulong sa'yo. Sakto lang yung sahod natin sa pinapadala ko sa pamilya ko. Alam mo naman, dalawa na ang anak ko, kaya kailangan ko talagang kumayod. Malungkot kong saad sa kanya. Ayos lang yun, Joe. Naiintindihan ko naman. Huwag kang mag-alala. Malalampasan ko rin to. Hahanap ako ng paraan kung paano ko masusolusyonan tong problema ko.
Napangiti na lang ako at niyakap siya. Sinabihan ko pa siya na mabuti naman at lumalaban siya sa buhay. Pagkatapos ng pag-uusap naming dalawa, bumalik na ako sa pagwawalis. Gabi na nang dumating ang mga amo namin. May pera na pinatago si Sir Johnard sa kanyang asawa na si Ma'am Melly. Sa mga sandaling yon, nakita ko si Kara na nakasunod kay Ma'am Melly habang papasok sa isang pribadong kwarto. Hindi ko na rin siya pinansin dahil nga abala ako sa paghahanda ng mga pagkain sa pagkainan. Pagkatapos nun, tinawag ko na sina Ma'am Melly at Sir Johnard para kumain. Pati na rin ang kanilang dalawang anak, nakakarating lang din galing paaralan at gumagawa ng mga projects. Pinagmamasdan ko si Kara at mukhang aligaga siya sa buong hapunan. Kara, anong nangyari sa'yo? Bakit mukha kang aligaga? Tanong ko nang magsolo kaming dalawa sa kusina para maglinis ng mga pinaglutuan ko. Kasalukuyang nagpupunas ng plato noon si Kara nang sagutin niya ako. Wala, Jo. May iniisip lang ako. Tumawag na naman kasi kanina ang kasintahan ko. Naging sagot naman niya sa akin. Hindi na ako nagtanong pa at isinawalang bahala na lang ang aking kakaibang napansin kay Kara. Nakita ko si Kara na nakaupo sa sofa sa sala. Malalim ang iniisip habang inangat-ngat ang kanyang mga kuko sa kamay. Tinawag ko siya kaya't sumunod na siya sa aming silid. Hindi na lang din ako nagtanong dahil baka ako nagmumuni-muni lang siya. Nagpaalam pa siya nun sa akin bago matulog. Ako naman, tumungo na sa kama at natulog na rin. Subalit sa kalagitnaan ng gabi, bigla na lang akong nagising nang maramdaman ko na may bumubukas na pinto. Nung iminulat ko ang aking mga mata, natanaw ko si Kara na lumabas sa aming silid. Napatingin ako sa orasan at nakita kong pasado alas dos na ng umaga. Mabilis akong bumangon saka tumungo sa kabinet para tingnan ang mga damit ni Kara. Pero ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita kong wala na ito roon. Mabilis akong lumabas ng silid at sinundan ko si Kara para pigilan. Ngunit natigilan ako nang matanaw siya sa sala na nilalagay ang kanyang bag sa sahig. Pagkatapos nun, tumungo siya sa isang silid na pinasukan nilang dalawa kanina ni Ma'am Melly. Kumunot ang noo ko at mabilis na napakagat sa aking labi nang may mapagtanto akong isang bagay. Mabilis akong bumaba ng hagdan at tumungo sa silid na pinasukan ni Kara. Sa mga sandaling yon, naabutan ko si Kara na kinukuha ang pera na nakalagay sa ilalim ng drawer sa opisina ni Sir Johnard. Nanlaki ang mga mata ko at mabilis na tinungo si Kara para pigilan siya. Gulat na gulat siyang lumingon sa akin. Anong ginagawa mo, Kara? Balik mo yan! Bulong ko nun sa kanya at pinipigilan siyang ilagay ang natitirang pera sa sako niyang dala. Ngunit mabilis niya akong tinulak at nalilisik ang mga mata niya dahil sa galit. Hayaan mo na ako, Joe! Umalis ka na! Huwag mo akong isusumbukin na Sir at Ma'am kung ayaw mong idamay kita. Kailangan ko to para sa utang ng mga magulang ko at ni Daniel. Gigil niyang bulong na ikinatigil ko mula sa pagkakatayo. Nung mahimasmasan ako, napahinga ako ng malalim. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yon. Hindi ako nakakilos dahil pilit kong pinuproseso ang mga sinabi sa akin ni Kara. Nakasunod lang ang tingin ko kay Kara nang palabas na siya ng silid. Sumunod ako sa kanya at hinawakan siya sa braso. Sinubukan ko siyang pigilan, subalit hindi nagpapigil si Kara sa akin. Determinado talaga siyang magnakaw sa amo namin.
sa takot na ako ang mapagbuntunan ng pagnanakaw. Nakiusap ako noon kay Kara. Nahintayin niya ako at sasama ako sa kanya. Ayokong madamay si ginawa mong to, Kara. Siguradong mapapagbintangan ako at pagbubuntunan. Oras na hanapin ka. Kaya mabuti na sumama na lang ako sa'yo. At least magkasama tayo. Sambit ko noon sa kanya habang ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan dahil sa kaba. Bilisan mo, Jo. Maghihintay ako rito. Kunin mo mga gamit mo bago pa magising si na ma'am. Mabilis akong umakyat sa aming silid at dali-dali kong isinilid sa malaking bag ang aking mga damit. Nung matapos ako, mabilis akong bumaba ng hagdan at tumungo kay Kara na pinagpapawisan ng malagkit dahil sa kanyang ginawa. Lumabas kami ng bahay ni na Sir Johnard at Ma'am Melly ng tahimik at hindi gumagawa ng kahit anong ingay para hindi kami marinig. Nilakad naming dalawa ang papuntang terminal ng bus habang nagpapanggap na hindi kinakabahan sa kung ano man ang maaring mangyari at naghihintay sa amin. Bumili na ako ng tiket habang naghihintay naman sa akin si Kara. Papuntang Antique ang sinakyan namin para hindi kami matuntun ng mga amo namin. Alam ni na Sir Johnard at Ma'am Melly kung taga saan kami, kaya't mahirap kung doon kami uuwi. Lahat ng yon ay plano ni Kara. Nung makasakay na kami sa bus, tiningnan ko siya. Kanina mo pa siguro tong plano, Kara. Kaya aligaga ka buong maghapon, no? Tanong ko sa kanya na parang may halong panghuhusga. Tiningnan ako ni Kara habang nababasa ko ang kaba sa kanyang muka. Akin ang perang ito, Jo. Kaya huwag mo na akong pigilan. 2 milyon din to. Sigurado ako malaking tulong to sa pamilya ko. Tsaka sa kasintahan kong si Daniel. Wika niya noon sa akin. Napakamot ako ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung bakit naiinis ako sa sarili ko. Nag-aalala ako para sa kaligtasan naming dalawa. Paano kung ipahanap tayo sa pulis ni na sir? Paano na tayo, Kara? Alam mo, Jo, may oras ka pa para bumaba ng bus. Huwag ka nang sumama sa akin kung napipilitan ka lang. Pagpasensyahan mo na lang ako, kailangan ko kasi ng pera. Matabang niyang bulong sa akin, sabay talikod. Napalunok naman ako ng malalim habang inaalala ang bagay na maaring mangyari sa akin kung sakaling babalik ako kay na ma'am at sir. Alam kong kapag bumalik ako, hindi na magiging maganda ang takbo ng buhay ko. Kaya't na mga sandaling yon, pinili ko na lang na samahan si Kara kung saan man siya pupunta. Umakyat na ang konduktor, Miss Clar, at nagbayad na rin kami ni Kara. Panay ang hinga ko ng malalim dahil rinig na rinig ko ang kalubog ng aking dibdib. Noon lang ako nakahinga ng maluwag nang umalis na ang bus na sinasakyan naming dalawa. Halos 2 araw kami sa biyahe nung makarating kami sa Antique. Hindi rin namin alam kung saan kami pupunta ni Kara dahil wala kaming alam sa lugar. Ang sabi lang namin sa jeep na sinakyan namin, dalhin niya kami sa pinakamalayong bayan ng Antique. Nung bumaba kami, sumakay pa kami ni Kara sa tricycle. Inihatid kami ng tricycle driver sa isang liblib na baryo ng Antique. Hindi rin namin alam kung nasaan na kami nung mga sandaling yon. Nung makababa na kami ng tricycle, nagtanong-tanong na lang kaming dalawa ni Kara kung saan may pwedeng upahan na bahay. Eksakto namang may isang babaeng tumawag sa amin at may kilala raw siya na nagpapaupa ng bahay. Itinuro naman niya kami sa isang ginang na naroon na siyang namamahala sa isang maliit na bahay sa baryong iyon. 2,000 mga ineng ang isang buwan ninyong dalawa. Ani nito kay Kara na nakangiti. Nakita ko ang nangingitim niyang gilagid na waring walang sipilyo ng ilang taon. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko sa mga sandaling yon, kakaiba ang ibinigay niyang tingin sa amin.
O sige po, Manang. Uupahan na namin yung bahay. Magbabayad po agad ako ng pang-isang taon sa inyo. Ganun na lang ang pagpayag ni Kara ng mga oras na yon. Kumuha siya ng pera sa kanyang bag at ibinigay ito sa Ginang. Tuwang-tuwa naman ang Ginang habang nakatingin sa amin. Nagpakilala siyang si Vena. Gandang ang bahay namin ng anak ko si Norman. Pag may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang humingi sa amin ng tulong. Pwede kayong pumasok sa bahay. Kompleto naman lahat ng gawik dyan at malinis na. Ito ang susi. Sabay abot ng susi kay Kara. Bago siya umalis ay hinaplos-haplos niya pa si Kara sa braso. Pinakatitigan ko tuloy ang matanda habang papaalis siya. Hindi ko alam, pero iba talaga ang kutob ko sa kanya, Kara. Komento ko kay Kara nung nasa loob na kami ng bahay at kasalukuyang nag-aayos ng aming mga gamit sa kama. Inirapan ako ni Kara at inilingan. Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Sa tingin ko naman, hindi sila masamang tao. Hindi na lang ako kumibo sa sinabi ni Kara. Nagpatuloy na lang ako sa pagliligpit ng aking mga gamit. Kinagabihan, habang natutulog kami ni Kara sa silid, ay hindi ako mapakali. Panay ang ikot ko sa kama habang pinapakinggan ang mga kalus ko sa labas. Panakanaka ay sinisilip ko si Kara sa aking tabi at mahimbing naman ang kanyang tulog. Humihilik pa at mukhang pagod na pagod. Napatingin ako sa orasan na nakasabit sa dingding. Pasado alas 11 na yon ng gabi. Siguro na mamahay lang ako kaya hindi ako makatulog. Para magpalipas ng oras, lumabas ako ng silid namin ni Kara at tumungo ako sa kusina. Kumuha ako ng baso para sana iinom ng tubig. Nang matigilan ako at makarinig ng kakaibang huni sa labas. Kumunot ang noo ko at pinakinggan yun ng mabuti. Ngunit nawala naman. Hindi ko yun pinansin, Miss Clar, at kumuha ako ng tubig tsaka uminom. Nung pabalik na ako ng silid, nakarinig ako muli ng huni. Nasa bubungan ng bahay. Maya-maya pa ay biglang kumalabog sa bubungan na ikinabigla ko. Rinig na rinig ko ang pagbundol ng kaba sa aking dibdib na siyang pagkaripas ko ng takbo papasok sa silid namin ni Kara. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa pagmamatsyag sa buong paligid. Umaga na akong nakatulog kaya tinanghali na ako ng gising kinabukasan. Nung dumungaw ako sa bintana, ay natanaw ko si Kara na may kausap na isang lalaki na mukhang mahiyain. Panay kasi ang kamot nito sa ulo at yuko. Pinakatitigan kong mabuti si Kara at ang lalaki habang nag-uusap. Napansin ko rin sa hindi kalayuan ang isang matandang babae. Nakasilip din siya sa bintana ng kanilang bahay at nakatingin kay Kara at sa lalaki. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o sadyang may kakaiba sa matandang babaeng yon. Lumabas ako ng bahay at pinuntahan si Kara habang nakikipag-usap sa isang lalaki. Nagpakilala siyang si Norman sa akin at anak raw siya ni Aling Vena, ang siyang nagpapaupa sa amin ng bahay. Nagpakilala naman ako sa kanya bago ko hinila si Kara papasok. Habang nakatalikod kami papasok ng bahay, ramdam ko ang tinging ipinukol ni Norman sa amin ni Kara. Sa mga sandaling yon, kinabahan ako. Ayoko na ng mga senaryo na pumapasok sa isipan ko. Hindi muna ako nagsalita kay Kara tungkol sa mga obserbasyon ko dahil pakiramdam at kutob lang naman ang pinanghahawakan ko. Tumingin muli ako sa labas ng bintana, diretso sa bahay ng aming kapitbahay. At napahugot na lamang ako ng hininga nang nakita ko roon si Aling Vena. Nakangiti at nakatingin sa akin
tapos kumakaway. Napatingin ako sa kanilang bakuran at nagtaka ako. Wala roon ang anak niyang si Norman. Kung saan ito nagpunta, wala akong ideya. Isang umaga nang magdesisyon akong pumunta sa bayan para bumili ng grocery. Niyaya ko noon si Kara, subalit hindi siya sumama sa akin dahil may pupuntahan daw silang dalawa ni Norman. Hindi naman ako kumontra sa kanya dahil desisyon niya naman yun. Basta sinabi ko lang sa kanya na mag-iingat siya at huwag makampante dahil hindi naman naming lubos na kilala ang mag-ina ni Norman. Tinanguan niya lang ako at hindi ko alam kung sinunod ba niya ako o hindi. Nung tapos na ako sa pamamalengke, bumalik rin naman ako sa baryo at nagluto ng pananghalian. Napansin ko rin itong mga nagdaang araw na parang nagiging malapit sa isa't isa si Norman at si Kara. Hindi lang ako kumikibo dahil baka ano ang sabihin ng aking kaibigan. Isa pa, hindi ko naman dapat panghimasukan ng bagay na yun. Nagluluto ako ng ulam nang biglang dumating si Kara. Humahalakhak pa at tila nagpapaalam kay Norman na kasunod nito sa likuran. Napatingin silang dalawa sa akin habang may dala akong sandok at nakapamewang. Tinaasan ko silang dalawa ng kilay. At saka naman yumuko ang lalaki sa akin. Napakamot sa kanyang ulo si Norman na tila nahihiya. Pero nangibabaw pa rin ang kakaibang ngiti niya na hindi ko mawari. Umalis naman agad si Norman, Miss Clar, at naiwan kaming dalawa ni Kara na nagkatitigan sa isa't isa. Nakita ko ang pagkairita at inis ni Kara habang nakatitig sa akin. Maya-maya ay lumabas siya ng bahay at sinundan si Norman sa labas. Umirap na lang ako sa kawalan, saka bumalik nun sa kusina at pinagpatuloy na lang ang aking pagluluto. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Kara at tumungo ng kusina. Hindi ako nagsalita at hinintay siyang magsabi sa akin kung ano ba ang mga pinaggagawa niya. Jo, alam mo, napag-isip-isip ko habang nag-uusap kami ni Norman. Ibalik ko na lang kaya yung pera na ninakaw ko. Total, sabi naman niya, nakahanda daw siyang bigyan ako ng magandang buhay. Biglang sambit sa akin ni Kara. Eh, ikaw? Kailan mo ibabalik ang pera? Handa mo na bang harapin si na ma'am at sir? Tanong ko sa kanya. Tinitingnan ko kung handa na nga ba siya sa mga sandaling yun. Buong loob naman na tumango si Kara sa akin at ngumiti pa. Tumango na lang din ako habang nakangiti. Masaya ako sa mga oras na yon na napagtanto niya ang pagkakamali na ginawa niya. Isa pa, ang pagkakakilala ko kay Kara ay hindi naman siya ganong tao. Siguro nagawa niya lang din ang bagay na yon dahil kapos na kapos siya at nangangailangan siya ng pera. Sige, bukas na bukas babalik tayong Maynila. Nang sa ganon, makausap din natin sina sir at ma'am. Pinalkong sabi noon na ikinatangu naman ni Kara. Pagkatapos naming mananghalian, nagpaalam muli sa akin si Kara na maliligo daw sila ni Norman sa ilog. Sigurado ka pa dyan, Kara? Kakakilala mo lang dun sa tao ah. Pero parang pinagkakatiwalaan mo na kagad. Puno ko sa kanya habang abala siya sa pagbibihis ng kanyang damit na pampaligo. Tiningnan niya ako na nakakunot ng kilay. Oh, wala namang problema dun, Jo. Ang bait-bait kaya ni Norman, tsaka yung nanay niyang si Aling Vena. Kaya huwag kang maging praning dyan. Sagot naman niya sa akin. Hindi naman ako pumayag at sinubukan siya muling pigilan. Iba talaga ang kutob ko ng mga oras na yon. Kung ayaw mo talaga akong payagan at talagang nag-aalala ka, sumunod ka na lang sa amin.
Malapit lang naman yung ilog, kaya makakauwi ka naman kapag nainip ka. Suwestyo ni Kara na ikinatigil ko sa pagtupi ng aking mga damit. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. Hindi naman ako nagdalawang isip dahil magiging panatag ang loob ko kung sasama ako sa kanilang dalawa ni Norman. Nung paalis na kaming dalawa ni Kara, mabilis kong isinilid sa daladala kong bayong ang isang mahabang kutsilyo. Mas mainam na may dala akong proteksyon kung sakaling may hindi magandang mangyari. Lalo pat, iba ang kutob ko sa pag-alis namin na yon. Dinaanan nga namin si Norman sa kanilang bahay. Napatingin ako sa bakuran nila. Subalit wala akong nakitang matandang babae. Hindi ko makita si Aling Vena. Nagsimula nang maglakad sina Norman at Kara. Samantalang ako, nanatiling nakatayo sa aking kinatatayuan. Napatingin ako muli sa loob ng bahay dahil parang may bumubulong sa akin na tumingin doon. Nagulat ako nang makakita ng isang babae na nakaupo sa upuan at nakatalikod siya. Sa hinuha ko ng mga oras na yon ay si Aling Vena ang nakita ko. Hindi ko na kasi siya napapansin na lumalabas ng kanilang bahay at palagi na lamang si Norman ang nakikita ko. Subalit ipinagkibit-balikat ko na lang yun. Agad naman akong sumunod kina Norman at Kara. Nang makarating kami sa ilog, agad na naligo sina Norman at Kara. Ako naman, nagpaalam sa kanilang dalawa na magtitingin-tingin muna ng mga tanawin. Sinabihan pa ako ni Kara na mag-iingat at baka raw may mga ahas sa kagubatan. Iniwanan ko silang dalawa ni Norman habang dala ko ang aking bayong kung nasa ng patalim. Ramdam ko ang malakas na tibok ng aking puso habang nagtitingin-tingin sa mga tanawin. May palayan at malawak na tubuhan akong natanaw sa hindi kalayuan. Tumungo ako roon at nagmasid. Sa hinuha ko, malayo na ang narating ko. Nung palagay ko'y masyado na akong nagtagal doon, naisipan kong bumalik kung nasaan si Nakara at Norman. Nung malapit na ako sa ilog, natigilan ako nang may marinig na isang sigaw. Nalaki ang mga mata ko noon, Miss Clar, na makilala ang boses na yon. Boses yun ni Kara. Mabilis ang lakad ko, pero agad akong nagtago sa malaking punong kahoy nang makita ko si Aling Vena na tinataga ng itak ang aking kaibigang si Kara. Napahawak ako noon sa aking bibig at hindi ko napigilan ang aking pag-iyak. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod at buong katawan dahil sa kaba. Hindi ako makakilos ng maayos habang pinapanood ng kaibigan kong naliligo sa sarili niyang dugo at wala ng buhay. Pagkatapos nun, kitang-kita ko kung paano buksan ni Aling Vena ang tiyan at dibdib ng aking kaibigan. Kinuha niya mula roon ang atay at puso. Dahil sa takot at pangamba, mabilis akong tumakbo papalayo sa ilog. Malakas ang panalangin ko habang humahagulgol ng iyak. Nanalangin na sana makalayo ako ng ligtas mula kay Aling Vena. Hindi ko rin alam kung nasaan si Norman ng mga sandaling yun. Nanalangin na lang ako na sana hindi ko siya makasalubong. Nung makarating ako sa palayan, Miss Clar, at nakakita ng mga magsasaka, agad akong nagsisigaw at humingi ng tulong. Halos magkandara pa ako sa pilapil nun dahil sa luha sa aking mga mata. Pumunta naman sa akin ang mga magsasaka at tinanong ako kung anong nangyari. Halos hindi ko masabi sa kanila ang lahat ng mga nasaksihan ko dahil sa iyak at takot. Pinakalma muna nila ako sa pilapil at hinintay nila akong makapagsalita ng maayos. Toto,
Tulungan niyo ako, yung kaibigan ko. Pinatay ng aswang. Pinagtataga niya po ang kaibigan ko. Dun sa ilog. Sa kakinain niya yung... Hindi ko maituloy-tuloy ang gusto kong sabihin. Pakiramdam ko, masusuka ako sa aking nasaksihan kanina. Mabilis namang sinabi ng isang matandang lalaki sa mga kasamahan niya na puntahan ang ilog na sinasabi ko. Umalis ang nasa 10 kalalakihan at naiwan naman ang iba sa palayan. Dinala nila ako sa isang kubo at binigyan ng tubig. Kumalma ako nun saglit, pero umiyak muli dahil sa sinapit ng aking kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang mga magsasaka at daladala nila ang bangkay ng aking kaibigan. Isinilid nila ito sa sako na lalong nagpahugulhol sa akin ang iyak. Sinabi ng isang magsasaka na isangang aswang ang pumatay kay Kara. Huwag kang mag-alala, Ning. Pumunta na ang ibang kasamahan namin sa barangay para ipaalam ang nangyari sa kaibigan mo. Mabuti pa umuwi ka na muna. Ihahatid ka naman ng mga kasamahan namin, sabi ng isang magsasaka. Tumango ako sa kanila at nagpasalamat. Habang naglalakad pa uwi, ay walang humpay ang iyak ko. Hindi ko lubos maisip na yun ang sinapit ni Kara. Sinabi ko sa mga magsasaka na naghatid sa akin na kapitbahay namin ang pumatay sa kaibigan ko. Sinabi naman nila sa akin na silang bahala kung sakaling naroon si Aling Vena at ang anak nitong si Norman. Naging panatag naman ang loob ko dahil sa kanilang tulong. Pagkarating namin sa bahay na inuupahan, napatigil ako sa harap ng bahay ni na Aling Vena at Norman. Ilang beses kong tinawag si na Aling Vena at Norman, subalit walang tao. Hindi umalis ang ilang magsasaka dun sa bahay na inuupahan namin ni Kara at hinintay nila na makarating ang mga tanod at pulis. Naroon din ang kapitan ng kanilang barangay. Hiningian naman ako ng mga pulis ng pahayag kung anong nangyari. Sinabi ko sa kanila ang lahat ng mga nalalaman ko. Simula nung makarating kami sa lugar at kung paano namin nakausap at naging kapitbahay si Aling Vena at ang anak nitong si Norman hanggang sa kung paano namatay si Kara. Pagkatapos akong kunan ng mga pulis ng pahayag, pinuntahan nila ang bahay ni Aling Vena at Norman. Subalit ilang beses silang nagtawag doon, walang nagbukas sa kanila. Sinabi ng isang pulis sa akin na hindi raw nila pwedeng pasukin ng bahay hanggang wala silang warrant of arrest saka search warrant. Mas mabuti na po muna, ma'am. Humanap muna kayo ng ibang matutuluyan. Mag-iiwan po kami dito ng iba naming kasamahan para bantayan ka. Isa pa, kailangan din muna naming imbestigahan ang nangyari. Pasensya ka na, ma'am, pero kinakailangan naming sundin ang tamang proseso. Paliwanag naman sa akin ng pulis na agad kong sinang-ayunan. Nung nagpaalam sa akin ang dalawang pulis, humingi sila ng permiso sa akin kung pwede nilang dalhin ang labi ni Kara para sa imbestigasyon. Hindi naman ako tumanggi para yun sa hustisya na makakamit ng kaibigan ko. Nung araw na yun, niligpit ko ang mga gamit ko at maging ang pera ni Kara. Iyak ako ng iyak habang papalabas ng inuupahan naming bahay. Bago ako pumasok sa patrol na sasakyan ng pulis, nilingon ko muna ang bahay ni Aling Vena at Norman. Hiniling ko na sana mahuli na sila nang mapagbayaran nila ang kanilang kasalanang ginawa. Nang makarating ako sa bayan, naghanap ako muli ng paupahang bahay. Nakahanap naman ako doon at pansamantalang tumuloy. Ginamit ko muna ang pera kong naipon.
Hindi ko kinalaw ang pera na ninakaw ni Kara dahil oras na makulong si Aling Vena at ang anak niyang si Norman. Babalik ako ng Manila at ibabalik ko ang pera nila Sir Jonard at Ma'am Melly. Pagkatapos kong maayos ang kagamitan sa bahay na inupahan ko, nagdesisyon akong magpadala ng sulat sa aking pamilya sa Maynila. Gusto kong ipaalam sa kanila na ayos lang ako at huwag silang mag-alala sa akin. Makaraan ng ilang araw, tumawag sa akin ang pulis na siyang nag-imbestiga sa nangyari sa kaibigan ko si Kara. Pumunta ako sa presinto pagkatapos makatanggap ng tawag mula sa kanila. Sinalubong agad ako ni Miss Inspector Suarez nang makarating ako sa kanilang opisina. Pinaupo niya ako sa silya at pinakita niya sa akin ang mga litrato na nasa loob ng bahay ni na Aling Ven at Norman. Naroon din ang litrato ng labi ng aking kaibigang si Kara. Gaya nga ng sabi namin sa iyo, Ma'am Joanna, na imbestigahan na namin ang pagpatay sa kaibigan mo. Natingnan na rin namin ang bahay ng sospek. Pero hanggang sa ngayon, nawawala pa rin sila. Pero kasalukuyan naman namin silang hinahanap. Ang naunang nagsagawa ng investigasyon ay napatay rin nila. Ayon sa aming investigasyon, nagtatago ang salarin para magkaroon ng oras na patayin ang naghahanap sa kanya. Mukhang may tinatago siya at ayaw sumuko. Mahabang paliwanag sa akin ni Miss Suarez. Panay na lamang ang tango ko sa kanyang paliwanag. Hindi ko rin inaasahan na pati ang nag-iimbestiga kina Aling Ven at Norman ay pinatay rin. Huwag kang mag-alala, ma'am. Makakaasa kang mahuhuli namin ang suspect. Sa ngayon, pinagpapatuloy pa namin ang investigasyon. Dagdag pa ni Miss Suarez. Tumango naman ako sa kanya. Maraming salamat po, Miss Suarez. Hindi ko po inaasahan na ganito pala kabrutal ang mag-ina na yun. At nagawa nilang patayin ang kasamahan nyo. Sana po mahuli na sila at hindi na makapangbiktima pa ng iba. Malungkot kong saad sa kanya. Ngumiti naman si Miss Suarez, saka tumango. Wala yan, ma'am. Parte na to ng trabaho namin kaya handa kami sa kahit anumang mangyari. Kaya huwag kayong mabahala. Mahuhuli rin namin itong mga salarin. Yumuko ako sa kanya ng sandaling yon. Nagpaalam din ako sa kanya kung pwede ko nang kunin ang labi ng aking kaibigan dahil tapos na rin naman ang autopsy. Pumayag naman si Miss Suarez at sinamahan pa ako sa kinaroroonan ng labi ni Kara. Kaya nung araw rin na yon, kinuha ko ang labi ni Kara at pinadala ko sa morgue. At nung araw na yun din, muli akong umiyak. Nakatitig ako sa mukha ni Kara. Ang mukha niya ay puno ng lungkot at galit. Alam kong maging siya, hindi inaasahan ang kanyang pagkamatay. Huwag kang mag-alala, Kara. Makakamit mo rin ang hustisya na dapat sa'yo. Mahuhuli rin ang mga aswang na yun. Pinapangako ko sa iyo yan. Hindi mapupunta sa wala ang pagkamatay mo. Sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang pag-ihip ng malakas na hangin. Napayakap na lang ako sa sarili ko. Alam kong si Kara yon at nandun lang siya sa tabi ko. Pagka-uwi ko sa bahay na inuupahan, humiram ako sa landlady ng cellphone at agad akong tumawag sa pamilya ni Kara sa probinsya. Pinaalam ko sa kanila kung anong nangyari sa kaibigan ko. Narinig ko silang umiyak at hindi makapaniwala sa nangyari. Sinabi ko na rin sa kanila na ipapadala ko ang labi ni Kara sa barko sa susunod na araw. Labis ang kanilang hinagpis at galit sa pumatay kay Kara. Pinapangako ko po na mahuhuli ang gumawa nito kay Kara. Gagawin ko po lahat, makamit lang niya ang hustisya. Saad ko sa pamilya ni Kara. Salamat, Jo. Sana nga,
Sana. Huling sabi ng nanay ni Kara bago sila nagpaalam sa akin. Pagkaraan ng ilang araw, nabalitaan ko muli mula sa mga pulis na pinatay ang isa pang pulis na gumagawa ng imbestigasyon. Dahil dito, naging mahigpit ang paghahanap ng ebidensya ng mga kapulisan at pinagtulong-tulungan nila ang paghahanap kay Aling Vena at Norman. Hiling ko sa mga sandaling yon na sana ay wala nang madamay pang iba dahil sa mag-ina. Nung gabing yon ay nag-alay ako ng dasal sa Diyos para humingi ng tulong sa Kanya. Dumaan ang isang linggo na natili pa rin ako sa Antique. Sa mga sandaling yon ay nanggaling ako sa simbahan. Nagsimba ako at nanalangin para sa pag-usad sa imbestigasyon ng pagkamatay ng aking kaibigan na si Kara. Wala pa rin akong natanggap na balita sa mga kapulisan, kaya't kinakabahan ako sa magiging resulta ng imbestigasyon. Subalit, umaasa ako na sana ay makamtan ng kaibigan ko ang nararapat na hustisya. Dumaan muna ako sa tindahan at doon nagpalipas ng hapon. Naisipan ko na rin ang pumunta sa presinto para makibalita sa mga pulis. Naabutan ko si Miss Suarez na kasalukuyang nag-aayos ng mga gamit niya. Kumatok muna ako sa pinto bago ko siya tinawag. Nagulat pa siya nang makita ako. Oh, Ma'am Joanna, nandito ka pala. Pumasok ka muna nang mapag-usapan natin ang tungkol sa kaibigan mo. Ang totoo niyan, pupunta sana ako sa tinutuluyan mong bahay para ibalita sa iyo ang tungkol sa paglakap namin ng imbestigasyon. Bati niya at paliwanag sa akin. Naupo naman ako at hinarap si Miss Suarez. Kinakabahan din ako ng mga sandaling yun. Kung ano ang maaring sabihin niya sa akin. Hindi ko rin alam kung anong naging takbo ng imbestigasyon. May nilapag si Miss Suarez na mga papel sa ibabaw ng mesa at doon nakapaloob ang isang brown envelope. Pagkatapos nun, diretsong tumingin siya sa akin. Ma'am Joanna, base sa aming imbestigasyon, patay na ang sinasabi mong Aling Vena, nanay ni Norman. Natagpuan namin ang kanyang naaagnas ng bangkay sa kanilang bodega. Ayon sa aming autopsy result, halos 3 taon na siyang patay at nandun sa bodega lang, nakatago. Ayon sa kwento-kwento ng mga taga-baryo, aswang ang pamilya nila, kaya't iwas na iwas ang mga taga roon. Lalo na kay Norman, yung anak ni Aling Vena. Tumigil muna sa pagsasalita si Miss Suarez at napahilot na lang sa kanyang batok. Sa nakikita ko, miski siya ay nagugulahan din sa mga pangyayari sa kanilang nakalap na impormasyon tungkol sa mag-ina. Kahit ako ng mga sandaling yun, nagugulahan din at hindi ko lubos maunawaan ang sinasabi ni Miss Suarez, pero pinipilit kong intindihin para sa pag-usad ng kaso. Isa pa, Joan, nalaman din namin na si Norman ang mismong pumatay sa kaibigan mong si Kara. Maraming tumistigo na taga-baryo na nagbabalat kayo siya bilang kanyang ina para maghasik ng lagim sa buong bayan at makapambiktima. Kapag may nakakadiskubre naman sa bangkay ng kanyang ina, kanyang pinapatay. Kaya nasisiguro namin na ang nakausap ninyong Aling Vena ay siyang mismong si Norman, at ang nakikita mong si Aling Vena sa bahay ay isa mo lamang imahinasyon na siyang kakayahan ng aswang na manipulahin ang isip o paningin ng isang tao. Sa ngayon, ito pa lang ang nakakalap naming impormasyon, Joan. Isa pa, may natanggap na rin kaming lead kung nasaan si Norman. Bukas na bukas ay huhulihin namin siya pagkatapos magplano ng aming team. Paliwanag sa akin ni Miss Suarez. Nauunawaan ko po lahat, Miss Suarez. Maraming salamat po sa paglalaan niyo ng oras para sa kaso ng kaibigan ko.
Walang anuman, Joanna. Ipanalangin nyo na lang na mahuli namin si Norman bukas. Huling sabi nito sa akin bago ako nagpaalam sa kanya para umuwi. Naabutan ako ng dilim sa daan habang patungo ako sa inuupahan kong bahay. Habang naglalakad ako, ay hindi ko maiwasan na magtayuan ang aking mga balahibo sa katawan. Ramdam ko ng mga sandaling yon na may sumusunod sa akin. Kaya't binilisan ko ang aking paglalakad. Panay rin ang usal ko ng panalangin dahil sa kaba na nararamdaman ko. Maya-maya ay nakarinig ako ng munting huni na nasa paligid. Hindi na ako nagdalawang isip at tumakbo na ako ng mabilis. Papasok ng aking bahay nung malapit na ako. Agad kong isinara ang pinto nang makapasok ako sa loob. Habol ko ang aking hininga habang nanginginig ang buo kong katawan. Sigurado ko ng mga oras na yon na isang aswang ang aking narinig. At walang iba kundi si Norman. Alam kong binabalikan niya ako at ako naman ang susunod niyang papatayin. Subalit yon ay hindi ko pwedeng hayaan. Kumilos ako noon para isara ng doble ang pinto. Hinarang ko ang mga upuan. Maging ang bintana, sinara ko ng maigi. Nilagyan ko ng tali upang hindi agad mabuksan. Sinigurado ko rin na hindi yun basta-basta mawawasak. Kumuha ako ng bawang at saka asin mula sa mga pinamili ko kanina sa tindahan. Nilagyan ko ang bawat sulok ng asin at bawang, maging ang bintana at pinto. Hinugot ko rin ang buntot pagi na siyang nabili ko kanina bilang pangontra sa aswang. Naalala ko pa ang sinabi sa akin ng nagtitinda. Yun daw ang kinatatakutan ng aswang. Naalala ko rin ang sinabi niyang maglagay ako ng barya sa aking bulsa, kaya't ginawa ko naman. Umupo ako sa isang silya at doon na nalangin. Habang ginagawa ko iyon, siya naman ang pag-alis ng aswang na si Norman. Maya-maya ay narinig ko ang malakas na kalabog mula sa bubong ng bahay. Halos mahigit ko ang aking hininga ng mga sandaling yon nang maramdaman ko na pinipilit niyang baklasin ang bubungan. Mabuti na lang at may kisame ang bahay, kaya hindi agad makakapasok ang aswang. Kinuha ko naman ang aking cellphone at agad na tinawagan ng may-ari ng paupahan para humingi sa kanya ng tulong. Sinabi naman niya na pupunta silang mag-asawa sa bahay para samahan ako. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko na ang katok mula sa pinto ng bahay. Nung una ay nagduda pa ako kung si Manang Lydia ang babaeng yon. Si Manang Lydia ang may-ari ng inuupahan kong bahay. Nang makapasok sila, ay mabilis ko namang isinara ang pinto. Napatingin ako kay Manang Lydia at may daladala siyang isang mahabang baril na hindi ko alam kung anong tawag doon. Ang kanya namang asawa na si Mang Mando, may dalang 45 na baril. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig muli namin ang kaluskos sa bubungan. Sinabi naman ni Mang Mando na siya ang lalabas para itaboy ang aswang. At si Manang Lydia naman na natili sa loob ng bahay para samahan ako. Lumabas nga nun si Mang Mando. Pagkasara ng pinto, ay rinig na rinig ko ang sigaw niya sa aswang. Pagkatapos nun, nagpaputok siya ng baril na halos ikinagulat ko sa sobrang lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, muli na namang sumigaw si Mang Mando na may pahid na ng galit bago siya pumasok ulit ng bahay. Sinabi niyang ayos na at naitaboy na niya ang aswang. Ani pa ng dalawang mag-asawa na hindi nila akalain na ganun kabagsik ang aswang na gusto kong patayin. Sinamahan nga nila akong mag-asawa ng gabing yun. Kinaumagahan, sinabi nila na doon na muna ako sa kanilang bahay. Nang sa ganon ay may kasama ako kung sakaling umatake na naman ang aswang. Nako, Manang Lydia, baka po makadistorbo ko sa inyo. At baka po
mapahama kayo ng dahil sa akin. Tanggi ko habang nakayuko. Ayaw ko naman kasing madamay sila sa pangyayari. Lalo pat nalaman ko na pinapatay lahat ni Norman ang nakakaalam sa kaso. Hinawakan ako ni Manang Lydia sa braso at pinakatitigang mabuti. Huwag mo yung alalahanin. Kayang-kaya namin ang aming sarili. Mas mabuti na dun ka na sa amin para kung sakali magtutulungan tayo. Wala na rin akong nagawa kundi ang pumayag na lamang. Sumama na nga ako sa kanila ni Mang Mando. Pinatuloy nila ako sa isang bakanting silid. Ikinuwento ko naman sa kanilang mag-asawa ang nangyari sa kaibigan ko at sa aswang na si Norman. Nababalitaan nga namin ang mga ganyan dito sa bayan. Hindi namin akalain na totoo pala talaga. Hindi makapaniwalang sabi ni Manang Lydia. Huwag kang mag-alala at makakamtan din ng kaibigan mo ang hustisya. Tumango ako at ngumiti sa sinabing yun ni Manang Lydia. Maraming salamat po, Manang. Sana nga po talagang mahuli na siya ng mga pulis. Nang sa ganun, maging payapa na rin ang loob ko. Tsaka para na rin bigyan ng katarungan ang pagkamatay niya. Walang imposible sa Diyos, Joanna. Magtiwala ka lang sa kanya. Ang naging sagot naman sa akin ni Manang Lydia. Nang araw ding yon ay nagkulong ako sa aking kwarto at nagdasal. Buong maghapon akong nagdasal na sana naging matagumpay ang mga pulis sa paghuli kay Norman. Umaasa rin ako ng sandaling yon na matatapos din ang lahat ng takot at kaba na nararamdaman ko sa aking puso. Nabalitaan ko rin ng araw na yon na nailibing na si Kara sa probinsya. Ibinalita sa akin ng kanyang kapatid. Ilang araw lang daw ang lamay dahil wala rin silang pera na pambayad sa punerarya. Kaya't nagdesisyon ng mga magulang ni Kara na ilibing agad ang kanilang anak. Nakibalita rin sila ng araw na yon tungkol sa paghuli sa pumatay sa aking kaibigan. Doon ay humingi ako sa kanila ng tulong na ipagdasal ang tagumpay ng mga pulis. Pagkatapos ng tawag, nagsindi ako ng kandila sa altar nila Manang Lydia. Sinabi ko rin sa kanya na nailibing na ang kaibigan ko. Sinamahan niya naman akong magdasal bilang pakikiramay nito sa akin. Buong araw akong aligaga noon at hindi mapakali habang hinihintay ko ang tawag mula kay Miss Suarez. Hindi ko alam ng mga sandaling yon kung nahuli na nga si Norman o naging matagumpay ang kanilang pagtugis dito. Huminga ako noon ng malalim at saka nagdesisyon na lumabas na lang muna at tumungong simbahan. Nais kong igugol doon ang oras na natitira ng hapon na yon. Sinamahan naman ako ng anak ni Manang Lydia na lalaki para daw may kasama ako kung sakaling gabi na ako makauwi. Humingi naman ako ng pasensya sa kanya dahil naging abala pa ako sa kanila at sinabi naman niya sa akin na wala daw yon. Bandang alas 4:30, nakatanggap ako ng tawag mula kay Miss Suarez. Wala siyang ibang sinabi sa cellphone, kundi pumunta daw ako sa presinto. Kasama ang anak ni Manang Lydia. Tumungo nga kami doon. Pagkarating namin, naghihintay ang anak ni Manang Lydia sa waiting area ng presinto at ako ang pumasok mag-isa sa opisina ni Miss Suarez. Miss Suarez, pasensya na po at ngayon lang ako dumating. Bungad ko agad sa kanya. Ngumiti siya at pinaupo ako. Pinapunta kita rito, Joanna, para ipaalam sa'yo na nahuli na namin si Norman. Kasalukuyan siyang nasa interrogation room. Gusto mo bang sumama sa akin? Walang pag-aalinlangan akong tumango. Tumayo noon si Miss Suarez at sinabi niyang sundan ko lang siya.
Sumunod naman ako sa kanyang likuran patungong interrogation room. Pagkarating namin doon, nakita ko agad si Norman, kausap ng isang pulis. Nakaposa sa mga kamay ni Norman at halata ang galit sa kanyang mga mata. Maya-maya ay binalingan ako ni Miss Suarez. Hindi ko na rin napigilan ang aking pag-iyak. Rinig ko ang lahat ng sinabi ni Norman. Inamin niya na siya nga ang pumatay kay Kara at sa kanyang ina na si Aling Vena. Inamin din niya na siya ang pumatay sa mga pulis na siyang nag-imbestiga sa kanya at sa mga nakakita ng bangkay ng kanyang ina. Ginawa niya raw yon dahil sa kagustuhan na mabuhay at manatiling naglilibot sa buong bayan sa kanilang baryo. Pagkatapos niya yung sabihin, humalakhak siya na parang nababaliw. Pagkatapos ng pagtatanong kay Norman, ipinasok na siya sa kulungan. Huminto pa siya noon sa aking harapan at binigyan ako ng isang titig na siyang nagpakaba sa akin ng sobra. Pero ng mga sandaling yon, tinapangan ko ang aking sarili. Naisip ko, hindi dapat ako magpatalo sa takot kay Norman dahil kasama ko ang Diyos na mas makapangyarihan sa kanya. Makaraan ng ilang sandali, nagpaalam ako kay Miss Suarez kung pwede kong kausapin si Norman. Pumayag naman siya at siya mismo ang sumama sa akin papunta sa pinagkukulungan kay Norman. Nag-iisa lang si Norman sa kulungan at nakaposes pa rin ang kanyang mga kamay. Hinayaan naman ako ni Miss Suarez na makalapit kay Norman sa pagitan ng mga rehas. Isang blankong tingin ang iginawad ko kay Norman upang ipakita sa kanya na hindi ako natatakot sa presensya niya. Saka ako unti-unting ngumiti habang nakatingin sa kanya. Sa wakas at nahuli ka rin, Norman. Pagbabayaran mo habang buhay ang pagpatay sa kaibigan ko. Magdudusa ka dyan sa bilangguan. Subalit ng mga sandaling yon, ay tumawa ng malakas si Norman. Tumawa siya ng tumawa habang nanlilisik ang mga mata niyang tumingin sa akin habang may nakakakilabot ng ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa mga rehas na siyang paglayo ko naman. Titig na titig si Norman. Nawari bang pati kaluluwa ko ay tinitingnan niya ng mga sandaling yun. Hintayin mo ko, Joanna. Maghihiganti ako. Papatayin ko kayong lahat. Uubusin ko kayo. Kayong naglagay dito sa akin sa bilangguan. Sisiguraduhin ko na hindi ka makakatulog ng maayos sa gabi. Galit niyang wika sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya. Mas matakot ka sa Diyos, Norman. Mas makapangyarihan siya sa lahat. At alam ko, hindi niya ako pababayaan. Naging sagot ko naman sa kanya na ikinasigaw niya ng malakas. Pagkatapos noon, paulit-ulit niyang sinasambit na maghihiganti siya at papatayin niya kaming lahat para na siyang nababaliw. Makaraan ng ilang sandali ay humalakhak siya ng pagkalakas-lakas. Tiningnan ko siya ng masama bago ako lumisan ng kulungan. Hanggang sa paglabas ko, ay rinig na rinig ko pa rin ang kanyang halakhak. Nang matapos na ang lahat, ay bumalik ako ng Maynila. Daladala ko ang pera na ninakaw ng kaibigan kong si Kara. Kompleto yon ang ibalik ko kina Sir Jonard at Ma'am Mary. Humingi ako sa kanila ng tawad at isinalaysay ko sa kanila ang lahat ng nangyari. Nakiramay naman sila sa pamilya ni Kara at sila na ang nagbayad sa utang ng kaibigan ko. Lubos akong nagpasalamat sa kanila dahil sa kanilang kabaitan sa kabila ng lahat ng ginawa namin ni Kara. Pagkatapos nun ay tinanggap pa rin nila ako sa kanilang tahanan bilang kasambahay. Nabalitaan ko rin mula kay Manang Lydia sa Antique na maraming pinatay si Norman
na mga kabilanggo nito at mga pulis. Naghiganti nga siya ng mga sandaling yun. Subalit nahuli rin siya at ikinulong at siguradong hindi na makapangbibiktima pa. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, Miss Clore, may pangamba pa rin sa puso ko hanggang sa ngayon. Wala na rin akong balita pa kay Norman dahil nawala na rin ang komunikasyon ko kay Manang Lydia. Ngunit ipinagpapa sa Diyos ko na lang ang lahat, maging ang kaligtasan ko.